dalawang skills na kailangan nyong malaman bago kayo makapag-evaluate ng definite integral. One, kailangan marunong kayong mag-evaluate ng graph ng function ng absolute value. At yung pangalawa, kailangan marunong kayong gumamit or mag-evaluate ng definite integral. Now, yun yung mga steps na kailangan natin para makuha natin yung area under the curve ng isang absolute value function. So, ang first example natin is kunin natin yung area under the curve ng function absolute value 2x minus 1 dx from 0 to 2. So, yung step 1 nyo is to graph 2x minus 1 para ma-visualize nyo kung paano yung hahatiin yung inyong area under the curve. Kasi, ang graph ng absolute value is yung V-shaped na curve or graph na kung saan meron tayong mga positive region at saka negative region. So dito, yung step 1 natin is to visualize our function using or by finding the x-intercept ng inyong absolute value function, which is absolute value of 2x minus 1. So to do that, just set 2x minus 1 to 0 and x is going to be equal to 1 half. So ito yung inyong magiging x-intercept or sa madalit sabi, ito yung magiging peak nyo nung inyong absolute value. So, ito yung corner or ito yung pinaka-lowest point nung inyong absolute value function. So, ito yung right side at ito yung left side nung inyong absolute value. So, kailangan daw natin hanapin yung area under the curve from 0 to 2. At mapapansin nyo, sinade ko yung mga values ko mula 0 to 2. So, nahati siya ngayon sa dalawang area mula doon sa ating x-intercept. So, ito yung ating ngayong panibagong partition. So, yung mga area dito sa kaliwa ng 1 half at mga area doon sa kanan ng x equal to 1 half. So, yung mga values na yan magiging negative. Kaya, yung ating function na 2x minus 1, I have negative 2x minus 1. At yung sa kabilang area naman will be your positive 2x minus 1. Kaya andito yung bago kong, or hindi naman bago, but ito yung aking hati para doon sa mga positive values ng aking absolute value function. Ngayong na-establish ko na yung illustration ng aking absolute value function, pwede ko nang kunin yung area under the curve by definite integral. Magkakaroon tayo ngayon ng dalawang partitions, kaya magkakaroon tayo ng dalawang definite integral functions. So, yung una natin will be negative parenthesis 2x minus 1 na lahat ng mga less than 1 half. At yung isa naman is positive 2x minus 1 na lahat naman is greater than 1 half. So, yung aking interval dun sa first curve will be the interval from 0 to 1 half ng function na negative 2x minus 1. So, ayan yung aking first area under the curve na nahati dun sa x-intercept. At itong area naman na to will be the integral of positive 2x minus 1 from 1 half up until positive 2. So, ito ngayon yung aking integral notation. So, may dalawa ko ngayong integral at may dalawa kong function na i-evaluate ko using definite integral. So here, kunin nyo lang yung integral ng negative 2x plus 1, kaya meron kayo negative x squared plus x from 0 to 1 half, plus the integral of 2x minus 1, which gives you x squared minus x from 1 half to 2. Now, gusto kong makita nyo yung aking interval ng first function ko at saka yung second function. So, nahati silang dalawa kasi nga yung aking absolute value function ay may graph na tulad nito. Ngayon, hindi ko na ipapakita kung paano ko in-evaluate yung aking definite integral, pero alam nyo naman kung paano mag-evaluate nyan. Substitute nyo yung upper limit minus doon sa lower limit, tapos makukuha nyo 1 over 4. Now, yung pangalawa naman will be upper limit x. Substitute nyo yung sa bawat x's minus yung lower limit, kaya magkakaroon kang 9 over 4. Now, add nyo yung dalawang area na yan para makuha nyo yung 5 over 2. So, yung area ng absolute value of 2x minus 1 dx using definite integral is simply equal to 5 over 2 unit squared. Now, sa example number 2 ko naman, ang kaibahan ng example number 2 ko will be
yung upper limit ko at lower limit. So, mapapansin nyo kung kukunin ko yung area under the curve ng aking absolute value x minus 2 dx from 4 to negative 2, mapapansin mo na lower limit ko is mas malaki kesa doon sa upper limit ko. So, hindi, well, pwede rin naman, pero doon sa properties ng, isa sa mga properties ng definite integral, is pwede nyo siyang baliktarin para yung orientation niya is maging lower limit, mas mababang number, sa mas mataas na number, pero yung sign ng inyong sagot will be negative. So, from negative 2, or from the interval from 4 to negative 2, nagkaroon ako ng interval from negative 2 to 4, pero meron akong negative sa labas ng aking integral notation. So, yan ang isa sa mga properties na kailangan nyong gamitin kapag ka yung lower limit nyo ay mas malaki kesa sa upper limit. So, ngayon na na-set up ko na yung aking integral notation na kung saan yung lower limit is negative 2 at yung upper limit is positive 4, gagawin ko uli yung mga steps na ginawa ko kanina. So first, hanapin nyo yung x-intercept by setting x minus 2 to 0 and x is equal to positive 2. So andyan yung inyong peak or ito yung lowest point ng inyong absolute value graph. Tapos yung inyong area under the curve will be from negative 2 to 4. Negative 2 to 4. So, ito yung mga area under the curve na kailangan kong i-compute. So, mayroon akong dalawang grupo. Isa, negative x minus 2. At isa yung positive x minus 2. So, ito yung dalawang integral notation ko. So, yung isa is from negative 2 to positive 2. Yung function ko will be negative of x minus 2 dx plus yung second area ko, which will be an integral of x minus 2 dx from 2 to 4. Now, yung second step ko is yung paggamit ng integral at paggamit ng definite integral sa pag-solve ng aking area under the curve. So, kunin nyo yung antiderivative ng first integral at saka yung second integral, evaluate it from negative 2 to positive 2, plus yung inyong second function, na nakuhaan nyo ng integral from 2 to 4. Now, using definite integral, by substituting your upper limit to your lower limit, you'll have positive 8 for the first integral function, at yung sa second integral function nyo will give you positive 2. Now, tandaan nyo na may negative sa labas ng integral notation nyo kasi binaliktad nyo yung upper limit at lower limit kanina. Kaya magiging sagot nyo, 8 plus 2 which gives you 10, is actually equal to negative 10. So, ang area under the curve nitong inyong function na x minus 2 or absolute value of x minus 2 dx is negative 10 unit squared.